natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 piso ang totoong gastos. 15 piso sa pasero, 45 piso sa gobyerno. Sa huli, bawat Pilipino abunado. Nasa Mindanao ka o Visayas ka man, na ni minsan ay hindi nakatungtong sa LRT o MRT, kasama ka sa puwapasan nito. Ang masaklap pa nga po, dahil ipinamigay na ng nakaraang mga pinuno ang commercial development rights natin dito, bawat piso maaaring makalap mula sa mga poster at billboard na nakapaskil sa stasyon o sa trenman, napupunta sa pribadong kumpanya kaysa sa gobyerno. Ang pwede sanang pagkuna ng pantustos sa maintenance at operation, nawala pa. Siguro naman po, makatwi na nilapit, man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidiya sa iba pang serbisyong panlipunan. Nakita naman po ninyo, wala tayong balak magpamana ng problema sa susunod sa atin. Ang totoo nga po, ang mga proyektong dati nilulumot lang, ngayon napapakinabangan na ng mamayan. Tingnan na lang natin ang Ternate na Suburod. Kung tutusin, 6 na kilometro lang ang haba ng kalsadang ito na nagkukonekta sa Cavite, Batangas at Metro Manila. Pero, yung 6 na kilometro pong yan, inabot pa ng halos 20 taon bago ito matapos. Binuksan na natin ang isang bahagi nito at pag nakumpleto ang natitirang slope protection, ganap na ang magiging pakinabang ng kalsada sa mga motorista. Nariyan din po ang Aluling Bridge sa Ilocos Sur. Taong 1978 pa po inilatag sa papel ang pagpapatayo nito. Siniguro na nating hindi lamang din papel ang mamanahin ng susunod sa atin. Nitong Marso, sa wakas, natapos na ito at sinimulan na rin nating noong nakaraang buwan ang operasyon ng Lagindingan Airport na isang henerasyon naman ang pagitan mula ng inisip at isa katuparan. Ilang dekada rin. Ilang dekada rin naghintay ang industriya ng semiconductors sa magkaroon ng laboratoryong kayang makipagsabayan sa pasilidad ng ibang bansa. Hindi na po natin pinahaba ang kanilang paghihintay. Nitong nakaraang Mayo, sa panguna ng DOST, pinasinayaan natin ang Advanced Device and Materials Testing Laboratory. Dati, kailangan pang ipadala ang mga produkto sa ibang bansa para suriin. Hindi natin nasasagad ang kita, hindi rin nasasagad ang potensyal ng industriya na maghikayat ng puhunan. Dahil po sa pasilidad nito na tinugre ang Admatel, ngayon dito na susuriin ang mga produkto at masusulit ang mga bentahe ng mga gawang Pilipino sa larangan ng electronics. Inaasahan nga po nating lalo pang lalakas ang industriyang nag-ambag ng halos 44% ng ating exports noong 2012. Sa tulong naman po ng ating big man sa Senado na si Manong Frank Drilon, natapos na ang mahigit 50 taon ng paghihintay ng mga Ilonggo. Nasimula na ang Halaur River Multipurpose Project 2 sa Iloilo. Ano po ba ang mga pakinabang nito? Tinataya pong 24,000 na magsasaka sa kalakhang Iloilo ang mahatiran nito ng buong taong irigasyon. Dahil dito, maaaring dumoble ang 6 na mga magsasaka ng palay. Lalawin po natin, ang sakop nitong 31,840 hectares sa lupaing mapapatubigan, may dagdag na 6 bigas na 146,013 metric tons. Katumbas po ito ng halos 80% ng aangkatin nating buffer stock ng bigas para sa 2013. Bukod pa po ito sa iba pang benepisyo ng proyekto tulad ng pag-iwas sa malawakang baha sa Iloilo at ang dagdag na 6.6 megawatts na hydropower. May ambag din ito sa supply ng tubig para sa ilang bahagi ng probinsya at sa industriya ng ecotourism doon. Dagdag pa rito, nasa 17,000 trabaho ang malilika ng proyekto. Oras na maging fully operational naman ito, tinatayang 32,000 Pilipino ang mabibiyayaan ng sapat na pagkakakitaan.
Una raw pong inisip ang proyektong to taong 1960. Nagsabay po kami dumating sa mundong ito. Mulat din po tayong marami sa ating mga kababayan ang nananabik na makita mga bunga ng ating public-private partnership projects. Alam din po natin may mga tila naiinip sa kakahintay para rito. Isang konteksto po natin. Noong 2010, pag upo natin sa pwesto, 6.5% na lang ng programmable budget ng taon o 100 billion pesos lamang ang iniwan sa atin. Ang 93.5% po, inilaan na sa kung saan-saan ng ating sinundan. Kaya naman, lumapit tayo sa pribadong sektor, sabi natin, kulang kami sa pondo. Halina't magambagan tayo upang maipatayo ang mga kinakailangan infrastruktura. May balakid din po tayong kinaharap na magsimula ang PPP. Luma na ang mga pag-aaral na basya ng mga proyekto. Kulang sa kalaman ang burokrasya para ipatupad ito. Idagdag pa natin ang publikong nagsawa ng magtiwala sa mga kontratang pinapasok ng gobyerno. Gayunpaman, sa anumang pong sitwasyon, ang ating prinsipyo, gagawin na lang din natin, gawin na natin nang tama. Wala tayong balak na pumasok sa questionableng kontrata ngayon para lang ipamana ang problema sa susunod na administrasyon. Kailangan dumaan sa tamang proseso ang bawat proyekto para masigurong ang perang inyong pinaghihirapan ay napupunta sa dapat itong kalagyan. Ngayon pa lang, nakikita na natin ang epekto ng maayos, tapat at hayag na paglalatag sa PPP projects. Dati, may isang paliparan lang na may paggawa, napakalaki ng balita. Ikumpara po natin ngayon, bukod sa pinapakinabangan na ang paliparan sa Lagindingan, sabay-sabay din po ang proseso ng pagsasaayos at modernisasyon ng Tacloban Airport, Bicol International Airport, New Bohol Airport, Mactan Airport at Puerto Princesa Airport. Ang Dangang Hari SDX Link Road ang pinakamabilis na PPP project na na-award sa alinmang administrasyon nang walang shortcut na dinaanan ng proseso. Ang mga ito at ang napakarami pang ipinapatayo at ipapatayong infrastruktura ay manganganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Mahaba po ang listahan ng mga suliraning minana at tinutugunan natin. Halimbawa, ang madalas na pag-brownout sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit batid natin ang problemang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulog lang. Sa ngayon, patuloy ang paggawa natin ng mga hakbang upang tugunan ang mga kakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets nang magpapapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Keso tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga genset. Pero pagpasok ng taginit, tsak, marami na naman po magre-reklamo sa 8 oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, gusto nating magtayo ng mga planta. Habang umuunlad kasi ang ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin. At ang dagdagan ang supply ito. Gusto ba natin kapag sinagad na ang mga kukunan, salang tayo gagawa ng planta? Ay paggawa po niyan, 2 hanggang 3 taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ang mga ito. Kung maganda ang mukha, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga miron ang kabuuang konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo, Zambales. Pina-TRO dahil mas maganda raw ang renewable. Sinabi rin po ba nilang mas mahal itong ipatayo at mas mahal din ang magiging presyo ng enerhiya. Sinabi po kayang nilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Lilinawin ko lang po. Naniniwala rin ako sa renewable energy at suportado natin ito. Pero dapat ding may base load plan na sisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan at industriya. Mag-iingay pa rin po kaya ang mga kumukontra kung busy na sila sa kakapaypay dahil nag-brownout na. Ang sa akin lang po. Makiambag sana tayo sa paghahanap ng solusyon.
Total din po, nagtatapatan tayo. Pag-usapan naman na